Ay nako, simulan na ho natin ang banatan. Okay, okay. Ito na nga po, mag-start na tayo. Ayan ha, follow nyo po yung mga social media ni BBG. Nandiyan din po ang social media ng Mukha Girls. Okay, okay, okay. Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayan. Gumingiwi? Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayan. Sinusundan yung mic ng iwi? Ikaw sino man eh. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayan. Ngayong araw nito, babanatan natin. Ay grabe, babanatan natin ngayong araw na ito, walang iba ho. Siyempre kung ano po yung mga trending sa social media. At ito na nga po ang isa sa mga trending sa social media ay ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ano ang sinabi ni Pangulong Duterte? Na Marcos is a weak leader. Sabihin, isang linggo daw siyang leader lang. Ay, hindi. Siya ay mahinang leader. At spoiled. Spoiled child daw, sabi ni Pangulong Duterte. Kahapon, sinabi niya tungkol naman doon sa isang, sabi ni Pangulong Duterte, isang cocaine user daw na presidential candidate. Ngayon naman, eto naman ang sinabi niya. BBM is a weak leader and spoiled child. At may baggage. O, panoorin natin ito, ha? Wala akong bibitaw. Kapit lang kayo dahil malupit ito. Walang bibitaw. Kapit lang, kapit lang. Okay, kapit lang, ha? Dahil malupit ito mga balita na ito ngayon, ha? Okay, 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 okay. Pasok! Sa isa namang hiwalay na pagtitipon, tinawag ni Pangulong Duterte na isang spoiled child at mahinang pinuno si presidential aspirant Bongbong Marcos. Nako! Ang katandem ng kanyang anak na si vice presidential aspirant at Davao City Mayor Sara Duterte. Nako! Ginawa yan ng Pangulo sa harap ng local leaders sa Calapan City sa Oriental Mindoro kagabi. Tinanong ang Pangulo kung magkakaroon ba ng alyansa sa pagitan ng partido ng kanyang anak na si Sara Duterte. So may tanong, magkakaroon ba daw ng alyansa ang partido ng kanyang anak na Lakas at ang PDP at PDDS? Yan ang tanong, ha? Okay, yan ang tanong. Magkaka-alyansa daw ba ang PDP na kasama ang PDDS, which is yung partido nila Pangulong Duterte, at ang partido ni Mayor Sara Duterte? Yun ang tanong. Ha? Alinaw ng tanong. Eto, sagot. Nalakas CMD at kanyang partido na PDP Laban at PDDS. Ang sabi ng Pangulo, hindi raw dahil naroon si Bongbong Marcos. Ayan na, lantaran na ho. Hindi, hindi at hindi. Hindi kami makikisama dyan dahil nandyan si Bongbong Marcos. Wala nang mas didiin pa kung hindi yan. Ulitin natin, si Pangulong Duterte o nagsabi niyan. Kayong mga tanso, sa pamamagitan ng mga vlogger ninyong emosyonal, babaloktutin nyo na naman nito, sasabihin nyo na naman si Go ang merong pakana nito. Dahil hindi nyo kayang tapatan si Pangulong Duterte, lagi nyo tinutulak si Go, sasabihin nyo, kinontrol lang ni Go, ano ito? Sinabi na keso ang itong dahilan nito mga to, ha. Ang sinabi nila ay keso daw, mali na naman ang feed nila Senator Go kay Pangulong Duterte. Ano kala nyo kay Pangulong Duterte? Hindi marunong mag-research? No, I cannot. Nandyan si Marcos. Hindi ako believe din. Munti ka na nga maano yung babaeng nagtanong eh. Oh, nakapula pa man din siya eh. Joke lang. Hindi, ewan ko kung Marcos siya. PDP siya, PDP ata siya. Really a weak leader. Weak leader, weak. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak yan. Kasi spoiled child, only son. Spoiled child! Dali, ang bagay dito, ito. Lagyan natin ng spoiled child eh. Hindi ako nagsabi, ha? Spoiled child. Oh, ito. Iyak na.
Iyak na yung mga ano dyan, tanso. Of course he can talk. Of course he can talk. Bakit? Delivers English articulate. Pero nag-aaral kasi kung saan-saan sa labas. Mm. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. Oh no! Inulit pa! Inulit pa, pambihira. He is weak leader. Sabihan ka ba naman ng ganun? Ah, ito ah, si Pangulong Duterte nagsabi nun. Ano kayang ginagawa nito ngayon? Hindi, di ba? Ang sakit nun. Sabihan ka ng isang pangulo na ito. At dito ka matatawa, ha? Dito ka matatawa. Alam mo kung bakit? Kanya-kanyang dahilan na yung mga tanso. Yung mga tanso, paano natin to ititwist? Ito pinangalanan ni. Kasi nung pinangalanan ni. Weak leader. Ha, weak leader. Paano natin ito babaguhin? Alam mo, yung iba ko ano-ano nahirit. Galit na galit na ngayon kay Pangulong Duterte. Kesyo daw ulyanin na, kesyo namang kanor na, ganyan-ganyan na yung mga hirit. Pero dati, nung sinabi ni Pangulong Duterte na si etong si Lenny Robredo ay hindi capable maging leader. Abay, tuwan-tuwa sila. Praise Duterte! Praise Duterte! Oh, ngayon, nung sinabi ng, yeah, si Marcos, weak leader yan eh. Iba ka, ha? Hindi ka ano, ha? Yan na, masamang tao ka na. Sinungaling ka na, ha? Hindi, iba nagpipid sa'yo. O, baka robot ka na lang. Baka alien ka na, hindi ka na ganyan. Oh. Di ba, pambihirang buhay ito? Sabi ko nga, nakakatawa ito mga ano na ito, tanso eh, no? Grabe, as in, ito nangyayari sa kanila ngayon. Sumalpak sa mukha nila yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi dati idol na idol nila. Hinahangaan nila. Lagi nila sinasabi, magtiwala tayo kay Pangulong Duterte. Magtiwala tayo kay Pangulong Duterte. Ay, yung ano, idol mo, weak leader yan eh. Paano na? Ano nang gagawin natin? Alam ko na. Punta tayo doon sa baklang menopause. Punta natin yun. Baka may paliwanag niya kung ano ibig sabihin nito. Diba? Tapos ang sagot nila, bakit sabi nito ni ano, itong baklang menopause na to? Ha? Diba? Biglang nagpapaniwala ngayon doon. Kasi may kasalanan, ha? Ang may kasalanan, abay si Senator Go. Kesyo iba, kung ano-ano daw ang finifeed. Tapos dinamay pa si Kawatano. Ano? Ewan ko, usam na. Saan niya naisip yung mga ganong klase? Ayan nga, ang malapit nga dito ngayon, sila Velasco, paano naging si Kawatano? Oh. Tapos ito pa sabi, tayo daw, ako daw unang bumastos. Kasi nung in-interview ko daw, nakasombrero daw ako, tsaka gusot-gusot yung t-shirt ko. Ayan, napaplancha tuloy ako eh. Pati ba naman yung pagsombrero ko? Image ko to eh. Anong gusto mo? Baka mamaya pagtanggalin ko to, sabihin ni Pangulong Duterte, pendong. Baka ganunin ako eh. Ano na mga tanso? Takbo na uli kayo doon. Para masabi niya ako na una ng bastos dahil daw sa sombrero ko. Alam mo, hindi ganyan kay Pangulong Duterte. Di ba nakita nyo nga nung ako mismo nagpunta sa Malacanang, yung t-shirt ko lang eh. Wala naman nung silang sinasabi, kailangan nakabarong ka, kailangan... Meron pa siyang may style bang... Binoto yan ng 100 million na tao, kaya kailangan galangin natin yan. Pero ikaw, Dos Lopez, maraming salamat. Pero ikaw, ano ginawa mo? Naglabas ka ng picture na naka-makeup si Pangulong Duterte. Ako ang bastos? Ikaw ang bastos? Baklang haliparot? Sa totoo lang, wala akong pinapakalanan, ha? Hindi ba? Maglabas ka ba naman ng picture ni Pangulong Duterte tapos bigla mo i-delete? Nung nagsumalpak sa pagmumukha mo? Tapos ako pa ngayon ng bastos?
At saka may bagahe siya. May bagahe daw! Sinisikap ano kaya namin itong bagahe na ito? Ayan ang exciting sa lahat. Alam mo, ganito lang yan ha. Ikikwento ko lang sa inyo ha. Oh, yung mga nagsasabing sinungaling daw si Pangulong Duterte, pero dati napaka tindi ng tiwala nila kay Pangulong Duterte, ngayon daw sinungaling. Ito lang, simple lang. Napakasimpleng logic lang yan. Ha, mga kaibigan, mga kapatid, makinig kayo na mabuti. Angie, maraming salamat ha. Pakibati yung birthday ng lola ko si Carolina Chua. Happy birthday po, 75. Carolina Chua. Makinig kayo na mabuti ha. Ganito lang ho kasimple yan. Simple lang. Kung si Pangulong Duterte ay nagsisinungaling, sa tingin ninyo, makakadagdag ng boto sa kanya ito? Tanungin ko kayo. Huwag yung kakalimutan, senador ho siya, tatakbo siyang senador. At alam naman natin, kayo na nagsasabing mga tanso na 50% nasa inyo na. Sigurado ko sa sinasabi ni Pangulong Duterte na tungkol kay Bongbong Marcos na weak leader, spoiled at higit sa lahat may baggage. Sigurado ko mababawasan. Mababawasan ang kanyang boto. Diba? Sigurado yan. Pero bakit niya sinasabi ito? Remember, kandidato siya. Alam niyo kung bakit? Kasi ho si Pangulong Duterte, hindi na ho siya concerned dyan sa mga ganyan. Ang talagang concern niya, yung bayan. Ako bilang Pangulo, inayos ko yung bayan, tapos biglang ito ang papalit. Alam niyang mababagsak tayo pag ito ang pumalit. Alam niya masisira tayo pag ito ang pumalit. Sa tingin ko parang si tatay parang si isang lolo na nagsasabi ng matanda na siya. Iiwan ko na ito sa inyo. Itong mga ano, wag naman kayong ganito. Parang isang tatay na, o lolo na nagbibilin sa atin. Ito Pilipinas oh. Wag naman kayong kumuha ng presidenteng weak. Wag naman kayong kumuha ng presidente na may baggage. At higit sa lahat, spoiled. Diba? Yan ho yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ibig lamang pong sabihin niya, napakasimple lang. Totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte dahil kung hindi totoo yan, nirisk niya yung boto na makukuha niya sa mga loyalista. Diba kaya nga sabi niya, basta ako, sinabi ko sa inyo. Ang lupit niyan. Diba? Paulit-ulit niya sinasabi yan. O, pakinggan natin yung ano ha, tuloy pa natin, tuloy natin. Kunin ang panig ng kampo ni Marcos, tinext po namin ang kanyang tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez, pero wala pa kaming, hindi pa ho kami tinutugo. Hindi natutulog. Ayan ha. O, pakinggan nyo itong ano ha, kanyang sinabi, okay? Yung buo niyang sinabi, buong speech. Okay, ito. Lakas. Yes. And most of us here are with Lakas. No, PDP. Mm-hmm. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No. No, I cannot because nandiyan si Marcos. Eh. Isipin mo ito, napakatindi nito. Ang sinabi niya, mag-join ba tayong PDP at saka yung Lakas para magkaroon ng coalition? Okay? Kasi in-expect ng mga tao na magkaroon pa rin ng coalition with Go and Mayor Sara Duterte. Alam mo sabi ni Pangulong Duterte? No. Why? Nandyan kasi si BBM eh. Ganong kalupit yung tindig at prinsipyo ni Pangulong Duterte pagdating ho sa pakikipagsama kay Marcos. Imagine niyo na lang ito. Bibigyan ko kayo ng ano. Naalala niyo yung sinasabi ko sa inyo noon paulit-ulit.
bakit hindi pinili ni Pangulong Duterte si Marcos bilang Vice President? Bakit si Cayetano ang pinili niya? Isipin niyo mabuti yan, ha? Bakit pinili niya si Cayetano over Marcos? Pangalawa, bakit ni isang posisyon hindi siya binigyan? For 6 years, imposibleng hindi ho nagkakaroon ng lakaran dyan? Alam niyo na kung bakit, di ba? Ang tagal ko na ho sinasabi sa inyo yan. Sino ang nagpipiling close? Di ba? Sino nagpipiling close? Yung mga Marcoses lang. Wala namang sinabi si Pangulong Duterte na a-close kami niyan. Eh, Banat Bay, paano naman sinasabi ni Pangulong Duterte another Marcos, so itong si Aimee tumulong? Oh, pero si Bongbong ba binanggit niya? Di ba? Ang hirap po sa inyo kasi, hindi ko kayo nakikinig. Sinasabi ko ng paulit-ulit sa inyo yan, noon pa. Ayaw, ayaw, ayaw. Eto, lumalabas na oh. Lumalabas na ang dahilan kung bakit ayaw ni Pangulong Duterte kay Marcos. Hindi ako nagsabi dyan, ha? Si Pangulong Duterte. Bakit kayo mga tanso galit na galit sa akin? Ako ba nagsabi? Ha? Kasi ako lang may yagballs magsabi sa inyo na wala ang kwenta yung amo ninyo. Yan ang totoo. Oh. Ang problema sa inyo, puro kayo kayabangan, puro kayo ganito. Ano sagot? Bakit gusto nyo maging pangulo yan? Dahil sa tatay, may vision, ganyan-ganyan, dahil kay Nostradamus. Yan ang dahilan nyo, kaya nyo gusto siya maging presidente. Si Pangulong Duterte, anong dahilan ba't ayaw maging presidente yan? Weak leader. May baggage at higit sa lahat, spoiled. May dahilan siya. Kayo, ano dahilan nyo? Di Nostradamus eh. Saka yung ginto ay pamimigay ko sa ano, wala na tayong ano. O, di ba? At saka yung lintik yung windmill. Sumakay kayo dyan. Sakyan nyo. O. Yan ang hirap sa inyo eh. Sarado na mga utak ninyo. Parado na. Ano mang bindaran nyo dyan? Coca-Cola? Kaya hindi nyo na maintindihan? Ayan si Pangulong Duterte oh. Talagang, alam mo, this is a risk for the president. Kahit sa mong tingang angulo, napaka-risk nitong part na to. Kontrahin mo ba naman ang pinaka-popular? Aminado tayo dyan, popular itong si Marcos. Kahit si Pangulong Duterte, alam niyang popular eh. Would he risk his being great president para lang siraan? Tanga ba kayo? Hindi, di ba? Oh, tanga ba kayo gaganyan ni Presidente para lang siraan si Bongbong Marcos? Hindi ako naninira. Si Pangulong Duterte nagsabi niyan. Hindi ako, si Pangulong Duterte. Oh, anong gusto nyo mangyari? Tapos ako biglang pagbibintangan nyo kasi hindi nyo mapagbintangan yung mama. Bakit ako lang kinakaya ninyo? Oh, tingnan mo na lang ha. Oh. Gusto niyo ng ano? Gusto niyo ng katunayan na kayo yung ibang mga vlogger ninyo wala mga yagballs? Si Pangulong Duterte nagsabi, ako sinisisi ng mga vlogger ninyo. Pati damit ko pinupuna, pati sombrero ko pinupuna, pati tong salamin ko. Ano ba namang klaseng utak 'yan? 'Di ba? Napaka-dominim. Alam ko namang hindi ako kagwapuhan, sakto lang. Pero yun lang ang argumento ninyo? Finid si Pangulong Duterte ng maling impormasyon? Pero nung dati, ano pinagtatanggol nyo? Lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte, ang plastic nyo mga animal kayo. Evelyn Tomari, salamat po. Diba? Napaka-plastic ninyo. Dati, grabe kayo magtanggol kay Pangulong Duterte. Sabihin ninyo talaga lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte. Oh. Meron pa akong narinig ganito ha. Meron pa ako narinig ganito. Sabi, dati galit na galit.
Oh, yung pinagtatanggol yung war on drugs, war on drugs, war on drugs. Nung nalaming sinabi ni Pangulong Duterte na merong isang presidensable na kumatakbo na nagko-cocaine. Sabi nung iba, okay lang yan, cocaine lang naman yan. Hindi naman na makakasira ulo ng mga ganun, ano? Hindi totoo. Hindi nyo nakita yan, hindi nyo nabasa yan. May isang pal na, ewan ko ba, sabi niya, ang dating. Okay lang yan kasi okay lang naman yan. Pero dati, war on drugs, war on drugs. Wala, walang EJK, EJK. What's the extrajudicial killing? Lahat ng pagtadangkol sa EJK, talagang pinagtanggol si Bangulong Duterte. Noong ngayon, biglang, okay lang naman yan. Hindi naman niya shabu, okay lang yan. Grabe, ganyan kayo kabulag. Hindi ba kinahihiya sa ano nyo? Sa lahi ninyo, sa tatay ninyo, sa nanay ninyo? Sobrang bulag ninyo. Sa tingin ninyo, iririst ni Pangulong Duterte yung kanyang kandidasi? Para lang manira? Isip nga kayo. Isip kayo maigi. Hindi ako believe sa nanay. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak yan. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. Alam mo, ito. Natawa pa ako nung pinost ko to, may nag-comment. Hindi naman si BBM yun eh. Hindi daw si BBM yung weak leader. Madali, Joel Zuliger. Salamat po. Thank you very much. Sa Zuliger, Oregon, USA. Ganun sila ka, ano? Isipin mo, pinost ko ito, ha? Ang sagot ng isa doon, hindi yan si BBM. Iba yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Binanggit na nga, hindi pa! Ganun kabulag! Grabe kabulag! Oh, Gold Bar. Buti pa to si Gold Bar. PRRD has access to intelligence report. Guess so hindi yan haka-haka lang tulad ng pinakalat na mother of all Marites na si DP, sabi niya. Sabi nitong isa, oh, sige, alam mo, itong mga fake halatang halata na troll farm ito ng mga tanso, itong si Angel Ragadio, sabi niya, si Bongo utusan lang ni PRRD. Always remember, ha? Ang tunay na leader ay magaling na servant. Yan ang lagi mong pagkatatandaan. Oo, proud. Bongo should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is a good leader. Yan ang lagi niyong tatandaan. Oh. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo na... Sandali, pansinin natin tong kulang sa aruga. Sabi nitong isang to, wala ka maluloko, mababa pa kay Lenny over voters ni preference ni Bongo. Pagdating sa survey na yan, yung survey na yan, ginawa yan after November 15. Wala pa yung sa revelation ni Pangulong Duterte. Mag-Google ka rin. Minsan, kailangan yon. Hindi umaasa lang kay isang baklang hari parot. Minsan, mag-Google din. Minsan, kasi umaasa lang kayo dun sa mga vlogger nyo, mga ampaw eh. Huwag lang kayo umaasa sa mga vlogger nyo, ampaw. Ampaw yan eh. Walang ilalabas yan kung hindi yun. Samba, samba, samba. Hindi na marunong mag-isip yan eh. May crisis, gano'n? He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ayan na. Ano kaya itong bagahe na ito? Ano kaya ang bagahe na ito? Yan, malalaman natin sa mga susunod na araw. Oh. The next performance will start momentarily.